Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa edition po natin ngayong linggo ng Scoop sa Scoop on Air dito po sa Manila Times Television. At sabi ko nga, walong araw na lang at walong tulog na lang at mag-uumpisa na ang Southeast Asian Games, the biggest sporting events. Actually, the biggest events na ating isa i-host ngayong taon na to dito sa Pilipinas. At siyempre, ang pinaka-importanteng tao na umuugit ng kung paano patatakbuhin ang ating SEA Games ay walang iba kundi sa ang presidente po ng Philippine Olympic Committee, presidente ng Southeast Asian Games Federation, presidente ng PhilCycling, na walang dilit iba kundi si Congressman Abraham Bambol Tolentino ng Cavite. Congressman, bumati muna tayo bago tayo mag-usap. Sa alam po ng ating mga minamahal na atleta, masayang araw po sa inyong lahat. Talaga pong malapit na itong ating 30th Southeast Asian Games. At ito nga po ang biggest sporting events after more than 10 years. Okay, last time tayo nag-host dito ay kung matatandaan ninyo, 2005, dito rin sa Manila. Ngayon, paano ngayon ang ano ang isang bagay na kini-criticize sa atin sa lahat ng ako sa POC, sa PISGOC, sa PSC ay ang pangamba na baka hindi matapos sa mga venues na halos lahat ay nire-renovate o iba ginagawa pa. Ano po ang sitwasyon ngayon ng ating paghahanda as far as physical preparations concerned? Halos naman po ay tapos na ang mga venues. Meron lang pong mangilan-ngilan na hinahabol po yung facade, entrance, konting pintura, mga kisame, bintana. Pero ang mahalaga po doon, yung pong gitna or yung playing field. Ang magamit po ng atleta. Yun po importante doon. Kaya kahit hindi po umabot yung iba, kung may ginagawa pa, importante po doon yung playing field. Mm-hmm. Kaya kung sa sports nga po, ang paghahanda po natin lahat, pati po ng mga atleta, nasa finish line na po tayo. Mm-hmm. Kung 100 meter dash yan, tatlong hakbang na lang yan. Ando na po yun. Kaya po ang ating mga atleta. Sa mga atleta, nasisigurado po natin na 100% ready na sila. Meron mga ngilan-ngilan na nasa abroad pa pero padating na po yon after their training and exposure. Meron pa nga umalis pa kahapon, I think, to Japan. Balik po yun ng 28 na kailangan pa ng konting training. Abot pa rin po yun. Halos lahat naman nagkaroon ng international exposure. Opo, halos lahat po. Except for basketball, siyempre. Yes. Dahil na ongoing pa ang PBA. So, yun po. Kayo ang kauna-una ang narinig kong nagsalita na posibilidad na maulit natin yung 2005 na overall champion tayo. Ano po ang pinagbasihan ninyo ng inyong projection? Kaedi, ang pinagbasihan ko po niyan, simula po nung binuo natin kung ilang sports ang isasali sa Southeast Asian Games na to. Nag-research, nag one-on-one interview, lahat po ng pag-aaral. Ang pinagbasihan po natin yan, yung pong dami ng sports. Mm-hmm. Ngayon lang po magkakaroon ng ganitong kalaki na Southeast Asian Games. Imagine 56 sports. Sakali lista ko nga po noon, hindi ko alam na 56 na pala yung listahan. So marami pong hindi napagbigyan dyan, mga mangilan-ngilan. So kung titingnan po natin yung 56, i-multiply na lang po natin, logically, times 2. Mm-hmm. Yan po ay 112 na. Okay. Bawasan na lang po natin yan. Kung sino man na, huwag magagalit. Kung sino man yung sports na hindi makadeliver. Ilagay na lang po natin sa minimum na 50 times 2. Talaga pong may pondo na tayong 100 golds. So, pag yun po ang pinagbasihan natin, maghahunt na lang po tayo ng karagdagan para umabot po tayo ng overall kung yun po ay 130, between 130 to 180.
So saan po manggagaling yun? Siyempre po, napaka-imposible naman. Kung ang boxing, dalawa lang ang madi-deliver. Napaka-imposible naman po kung ang dance sports, dalawa lang ang madi-deliver. Napaka-imposible naman po kung ang basketball o ang gymnastics, dalawa rin ang di-deliver. So kayo na po, humusga kung mali po yung computation at pag-aaral na ginawa natin. Hindi nyo nabanggit yung athletics. Mr. Wico. Dr. Popoy, talaga sinasabi niya, tahasan, 13. Kaya nga po, very conservative, sinabi ko lang po na dalawa bawat sports. Pero pag sumobra po ng dalawa, well and good, maraming salamat po. Hindi po ba? Kaya talagang lalampas po ng 100. Okay, so, pwede ba tayong bumanggit sa COG ng mga ilang events na outside yung boxing, outside yung ano, na iba pa, na pwede pagkuhanan natin? Swimming, kaya ano, swimming, zero tayo nung nakaraan sa swimming. Ha? Kaya nga po, ang sinabi ko dun sa, huwag naman magagalit po ang aquatics at saka athletics, alas lahat po yan, pinantay-pantay lang po natin ang minimum of 2. Or maximum of 2. Kung madagdagan nga po, mas magaling. Pero marami po tayong pagkukunan para po hindi naman po makabayad, para po maidagdag natin sa pagkukulang po ng aquatics at saka athletics. Okay. Nandyan po ang arnis. Yeah. Yan po ay merong 20 events na ipinangangako naman po ng kanilang pangulo na si Senator Miggs na hindi daw po bababa ng 15. Nasa palagay ko, doable po yan. Kaya isang malaking karagdagan. Yung pong nabanggit ko kanina, dance sports. Mm-hmm. Meron pa ba namang gagaling sa Pilipinas sa pagtango, boogie, cha-cha, at kung ano man pong pagsasayaw, waltz. Kahit waltz. Ano tayo dyan? Very graceful tayo dyan. Yan po ang naging barahan natin sa pagpili, kagaya po ng obstacle sports. Mm-hmm. Meron pong ilang events yan. Kung 6 o 8, hindi po siguro tayo bababa ng 5. Yung pong bagong e-sports, palagay ko po, hindi rin bababa ng 2. Yung pong laro ng mga kabataan ngayon. Okay, so... Basketball po, sigurado. Tatlo. Dalawa. 4 po ng events. Basketball. 4, tama po, 5. 5-5 babae, lalaki. 3x3. Dapat dinamdag niyo yung 3-point play eh. Alam niyo po, talagang pinasok ko yung 3 points. Oh. Hindi lang po nakalusot sa Federation Council dahil alam po nilang napakagaling natin sa 3 points. So, babae at lalaki, 5-5, babae at lalaki, 3-3, 4 na yun. Ano bang inilindag sa basketball? Yun lang pong pagkaalam ko sa baseball, softball, palagay ko po. Atin na yun. Na hindi naman natin makikakaila na nangunguna tayo dyan. Ang sayang yung women's baseball. Apo. Ganda ng pakita sa Asian Championship noon, na pangatlo tayo doon. Eh. Hindi natin tayo sayang. Bakit hindi na walang federasyon? Meron pa nga pong isang, ang iniisip po natin na 8 tulog na lang o sa uno po magsisimula. Actually, sa linggo po, meron na pong magsisimula. Sa linggo? Ito pong linggong ito, meron na pong magsisimula na sports part of the eliminations. Football? Football and polo. Polo yung kay Mikey. Yung polo po, nung isang linggo po dumating ang mga kabayo nila sa Brunei, 40 horses na po ang dumating. Malaysia, nandito na po lahat ang mga kabayo. Kaya meron na pong magsisimula sa linggo. Okay, so yan, polo, football. Ang football, parang ito naman, mananalo tayo kahit sa game. Opo, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang kagalingan ng mga Cambodia, Vietnam. Indonesia, Thailand, ano dyan? Indonesia, Thailand. So, yun. Okay, babalik po tayo kay Kong at mamahinga muna tayo. Sandali. Hi everyone! I am Ziher Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin
ang tagisa ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Ninyo, napakalakas ng loob ng ating congressman na mag-project na tayo ay magiging overall champion muli. At meron naman siyang basihan sa pagsasabi nito. Inisa-isa na natin na niya sa atin, in-spell out na niya kung bakit, kung paano. At kailangan lang natin ngayon siguro ay ang panalangin natin lahat, suporta ng mga mamamayang Pilipino para matupad ang ating inaasam-asam na overall championship again. Venues. Ang venues, lahat na cluster po, ano na. Halos naka-pensyado na. Handa na po lahat. Kaya malaki rin po ang pasasalamat ng mga atleta sa ating mahal na Pangulo at pinagbigyan tayo ng puro bagong venues. Imagine, after 1935, ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng bagong venue na certified ng as a standard, Olympic standard, and certified by the International Federation. Mm-hmm. Kung ang gagamitin po yung Result Memorial na 1935 pa, eh baka hindi na po pumasa sa standard. International lang. Yes. Kagaya po ng track and field, kailangan po ngayon, dapat talaga merong warm-up, tsaka merong mini pa rin nakatabi. Mm-hmm. Alos dalawa. Ganon din po sa aquatics. Hindi basta Olympic size lane. Kailangan meron pa rin warm-up area na katabi. Marami pong pagbabago ngayon. Mm-hmm. Tulad po ng velodrome natin na 80 years old na. Kaya wala po tayong event na velodrome na pinagkukunan po natin ng medalyang ginto. Number one po lagi ang Philippines sa ASEAN sa velodrome. Pero wala po tayong facility. Yung po sa Amoranto, 80 years old na po. Hindi na po bawal na pong gamitin yun. 8 years na. Wala na po sa standard dahil bukod sa semento, dapat po ngayon kahoy at saka 250 meters na lang po ang iniikutan. Oh, natatanda ko ng 1981, first time tayo nag-host yan eh. Yung walong velodrome events na sweep natin. Totoo po yan. Sila ngayon, mga coaches na yun. Mga coaches na ngayon yung mga member ng team niya. Si Lorenzo, sila. Meron pong bansa, Indonesia, Malaysia, nakakadalwa na po silang paggawa ng velodrome na bago. Mm-hmm. Tayo po ay wala pa, pero inaasahan din po natin ng mga atleta na baka sa darating na panahon, magkaroon din po ng velodrome. Hindi po kailangan pag hinayangan yung velodrome. Yeah, yeah. Dahil yung gitna po noon, nagagamit ng 20 mahigit na indoor sports. Mm-hmm. Pwede pong gamitin ng gymnastics, ng mga martial arts games, chess, yung pong gitna ng velodrome. Kaya pag ginawa po ang velodrome, ano na po yun? Hindi lang po pang siklista. All other sports makakagamit po noon. At saka ang kikita yan, self ano yun eh. Self dahil yung mga religious ano. Paano mangyayari ngayon sa ano? Yung baseball, softball, bakit wala sa Rizal Memorial? Sila po ang merong malaking field sa Subic na ginagamit po, pinagpa-practice ang po yun ng mga taga-Japan at saka Korea. Mm-hmm. So with that fields, kaya po mag-simul. Sunod-sunod po, sabay-sabay ang sunod-sunod, sabay-sabay ang laro. Mapapabilis po yung elimination.
So, ah, maganda yung ano doon. Standard po yung laro. Ano? Yun ang noon pa. Parang ginamit po ata ng mga Amerikano yun. Okay. Marami nang lumalapit sa atin noong araw yun. Panahon pa ni Padilla na kasi yung alam mo yung mga Hapon at saka yung mga Koreano, eh, may yelo sila eh. So, pagdating ng spring training, gusto nila dito sa Pilipinas. Una ko na mainit. Parang Hawaii. Eh, hindi natin nagawa ng araw. Ngayon nagagawa, gagawa na natin. Ngayon naman po, kabaliktaran. Pagdating po ng Enero, meron naman tayong Winter Youth Olympics sa Switzerland. Nagkataon na meron na pong pumasok na dalawa. Sa alpine ski at saka sa short track speed race. Imagine, Pilipino. Meron po tayong atleta ngayong Winter Youth Olympics. Siguro dapat natin pasalamatan doon. Kudos should be ano eh. After SM. SEA Games po, meron tayong padadala doon na dalawang atleta sa Winter Youth Olympics. Pasalamatan natin ng SM doon. No? Kung hindi po sila nakatutok din, ang SM sa NSA nila, sa sports nila. In fact, ang SM eh, sabi ko nga kay Butch, kay chairman nung nakaraan linggo, guest ko siya rito eh. Sabi ko, isa sa mga anong dapat nating matap yung SM, sa, I mean, as far as discovery ng fresh and new talents, dahil lahat halos ng siyudad dito sa buong Pilipinas eh, meron silang branch eh, meron silang tindahan, di ba? At meron po nga skating rink, yung yun po ang nagagamit. Di ba? Kagaya rin po nung bowling na meron din po yung ibang malls na bowling standard bowling lanes. Kaya naman po doon din gagawin yung ating bowling. Isa pa po yan na baka pagkuhanan natin ng medalya dito. Marami ang bowling yan. Dahil dito po gagawin sa atin. Saan ba gagawin dito ang bowling? Dito po sa may Star Mall ng sa may EDSA nga. Dahil sila po yung merong ganong karaming bowling lanes na pwede pong sabay-sabay nag-simul, naglalaban bago po mag-elimination. Matagal na natin hindi naririnig ang bowling ah. Mga pa-Asian Games, mga pa-SEA Games. Mukhang last SEA Games, zero sila. Baka po ngayon na maglabas po ng surprise yan dahil home court na po at saka may katagalan na po sila nagpa-practice at nagsasanay po dyan. Tsaka yung ating mga senior citizen na bowler ng mga coaches na ngayon, diba? Opo. They can impart yung kanilang mga natutuhan sa like si Pankas. Yan po ang kagandahan ng tayong host. Nakakapili po tayo ng mga lalaroing sports at nakakapaglagay po tayo ng maraming delegation na piling-pili rin naman. Piling-pili rin naman. Unlike kung hindi po tayo ang host, medyo may kahirapan talaga dahil mamamasahe po sa aeroplano, marami pong gastos. Marami pong gastos. Talaga pong sayang itong pagkakataon ito na minsan lang sa loob ng 10 taon. Kaya dapat ipakita talaga natin yung hospitality at saka yung kalakasan ng team Philippines. May ilan nga tayo mga kababayan na including media. I'm surprised dahil mga sinusulat ko nga kapatawa ng inyong interview ko sa inyo, interview ko kakalikalino kay Chairman Boots na overall tayo. Sabi nila, mag-overall tayo, dadayain natin. Sabi hindi ko, naman po, wala, hindi naman po siguro gano'n. Outside of, ano, hindi, except for RD siguro, wala naman tayo sinaksak na ibang event na... Hindi naman po. Halos lahat naman po yun na nilalaro. Yung mga bago po nating martial arts na ngayon lang makikita na pagkukunan natin, nilaro rin po yan nung Asian Games. Mm-hmm. Nilaro din po nung mga nakaraan. Tulad po ng kuras, sambo, kickboxing. Nagkataon naman ng kickboxing, malalakas din po ang pangbato natin dahil mga MMA, ano po yan. Isa po yan sa mga sorpresa natin. So, hindi po bago. Matagal na rin pong nilalaro yan mga yan. Tsaka wala yan. Wala sa cup of tea natin yung pandadaya. Wala yan. Matagal na tayong nag-host din ng SEA Games at wala namang nagsabi. Nakapagsalita na tayo ng daya, di ba? May ibang mga teknikalidad na pinipilit natin, ano, di ba? Pero, nasa libro, nasa, kaya... Sumusunod po tayo kung ano nasa Biblia, kung ano yung nasa technical handbook. So,
kung ano bang meron pa kayong ibang dadagdag para naman sa ating mga mensahe sa ating mga kababayan. Kung meron sa ating pong mga konting ikadidelay man, yun na lang pong ibang equipments na baka madelay pa ng konti dahil hindi pa po bahid yung iba o hindi pa po nare-release ng budget ng PSC. Hopefully, ngayong linggong ito, umabot pa rin. Anyway, lahat naman po yan may down payment na. Lahat po yan, it's part of the contract. So, di-deliver naman po yun. Mm-hmm. And hindi maaaring hindi babayaran po ng naman, ng gobyerno. Hindi yun. Naman tayo naapektuhan ng, kasi ibang European cultures, di ba? May mga holiday sila sa exportation. Yeah, meron pong ganun. Hindi tayo naapektuhan nun. Meron pong ganun na baka sa pag-deliver, merong konting. Pero aabot pa rin po yung iba niya. Kailan ba natin ng mga delegasyon pala? Kaya di alam niyo marami na pong halos marami na pong nagdadatingan. Nakaka ano nga po kung sabay-sabay magdatingan yan, baka mataranta po ang mga sasalubong. Pero halos marami na pong nagdadatingan. Kaya nga po meron ng partial na nag last inspection na po kami kahapon sa Clark. May mga tao na po yung athletes village, nandoon na po yung iba. Kaya abala na po yung mga security natin. Nakapag-send off na po ang armed forces. Nakapag-send off na po ang Philippine National Police kahapon. Yung iba pong, meron pa nga na-divert pa yung ang flight nila. Imbis na Clark dahil may bagyo na lipat ng NAIA. At nagsisimula na rin po yung ano, yung accreditation. Pinapaspasan na po yung mga accreditation. So yung mga local po natin dito po kukunin sa World Trade. Pagkuha ng accreditation, bibigay ang ID, bibigay ang kit, bibigay ang jacket, yung pong mga ganun. Yung pong sa security, naglabas na po ang alam ko ng detalyadong kung ano po ang bawal at allow. Yeah, suspended ata ang ano. Suspended po ang out permit to carry outside the residence sa Calabarzon NCR kung saan po merong mga host na paglalaruan. Nilatag na po ng kapulisan ng i-allow lang na bag, transparent bag. Kung ano lang po ang pwedeng ilagay doon sa transparent bag. Nilabas na rin po kung ano yung mga hindi dapat dalhin sa mga venues. Lalong-lalo na po sa opening na malaking event po yung opening. Malaki yan po ang malaking event na opening. Pinaghahandaan po yun lagi ng bawat bansa. Even Asian Games and Olympics, talagang pinag-aabalahan po yan. Malaki po ang gastos dyan. Dahil ipinapakita po natin yung ating pag-host na hindi natin pwedeng, na hindi po natin pwedeng tipirin, no, kung basta lang po basta opening. Ating culture. Lahat po yan. Tradition. Pinapakita po natin. Yun ang isa halos pagandahan po lagi ng opening yan na hindi na sisira, nababali. Pati po closing, dahil yun naman po yung turnover doon sa susunod. Nakita niyo naman po yung mga nakaraang opening, kung gano'n kagaganda, even lalo na po yun sa Olympics, na sina ano po pong pumunta doon sa mga, sa London, yung mga sikat na sa Atlanta, si Ali pa. Si Ali po ang nag-open ng nagsindi ng torch sa LA Olympics na naka-elevator kahit po hirap na humawak ng torch na nanginginig na. Yan ang isang concern ng ako, is concern ko rin yun eh. Okay, si Manny Pacquiao, isa sa mga maglalight ng torch, si Nesty Petesio. Nag-decide na po kami kahapon na baka po si Nesty para mayroong kasamang atleta na sasabak. Siya po si yung ating boksingero na babae. Para silang boxer. Para sa boxer si Nesty na kawa world champion lang niya at marami pong pwedeng makatuwang si Senator Manny pero ang higit sa lahat
ang importante po yung wala pong schedule kinabukasan. At baka po naman mga layo mapuyat, mapagod kung malayo pa po yung pupuntahan. Kagaya po ni ng ating pambatong si ka, sa gymnast si Yulo. Si Kaloy, si Yulo. Meron po yung laban sa Auno kinabukasan. Kaya kung hahanapin ng mga kababayan natin na bakit hindi siya ang nakasama sa bandera man lang o sa paglight. I-explain natin. Kailangan pong nakapagpahinga at baka naman po maapektuhan yung laro niya kinabukasan. Kaya bagay, nasabi niyo sa akin na sikreto. No? Paano yung ano? Dahil yun nga, sabi natin na isa sa pinaka-importanteng highlights yung lightning ng church. Eh, ang opening ceremony proper gagawin sa Philippine Arena, which is indoor. Tapos yung lighting of torch sa New Clark City. Paano natin magagawa ng paraan na magkaroon tao doon sa Clark City? Meron po talagang kasama po sa programa yan na hindi ko naman po pwedeng sabihin. Kasama po sa mga surprises yan ng opening ng SEA Games. Tulad po nung, pag naalala ko po nung naka-attend ako ng Asian Games sa Doha, sa Qatar. Surprise din po yung paglight ng torch. Nakakabayo yung prinsipe. Yung kabayo din sa taas na hindi pala pinaalam ho sa reyna, sa nanay. Ang nakakalam lang ho yung hari na meron pang reserve kung sakaling hindi matuloy. Ang nangyari nga po doon, medyo tumigil pa yung kabayo sa kalagitnaan dahil nagulat sa mga flash ng camera na hindi pala na masyadong na-practice yun. Pero natuloy po. Yun po yung part ng mga programa ng opening na hindi pa po natin pwedeng i-reveal kung paano nga ba sisindihan. Meron pa pong Olympics na sinindihan ng pana, kung maalala nyo, ng archery. Barcelona, archery. Buti nga po yun, swak, shoot doon sa... Shoot doon sa... Apat na to ang pinaktisya. Sa cauldron, di po ba? So, kanya-kanyang style po yan. So abangan po natin yung... Surpresa. Yung surpresang yun na part po ng program. Napakaganda. Sigurado pong napakaganda. Na magre-reflect sa ating tradisyon, sa mga Pilipino, sa ating buhay. Sigurado po yan. Sa pagmamalaki natin. Hindi po natin makakalimutan yun dahil unang-una, first time ata mag-i-indoor ng opening. Yan nga. First time indoor. Oh. Then, malayo po yung opening doon. Tama po yung sinasabi nyo. Malayo po yung opening doon sa pagsindi nung torch, nung cauldron. So, definitely, meron po yung simul-ax na part of the program na hindi pa po pwedeng mawawalan po ng surprise yung programa pag... Okay, siguro. Ang mga kakaya, ang konsento kasi doon, isa ako sa mga nag-recommenda kay Manny Pacquiao. Ang maglalight ng torch, dapat talaga the best, the finest athlete that we have. So, paano mga, baka naman wala taong pupunta doon. Sigurado pong puno, hati po ang ano niyan. Meron pong tao sa opening, meron pong tao doon sa... Not everybody in the delegation ay nandun sa opening. And provided po siguro ang mga widescreens doon para napapanood din po. So yung nasa Clark City, mapapanood yung proceeding sa Philippine Arena. At yun naman nasa Philippine Arena, mapapanood yung proceeding. Sa Philippine Arena nga po ang ating mahal na Pangulo, ang ating pangunahing panahon. Siya ang magpe-preside ng opening ceremony. Siya po ang normal, traditionalist, sila po nag-o-open ng game. Mm. Nagde-declare ng opening ng game. So, yun na nga, surpresa. After 10 years, after more than 10 years, na umiikot po yan. 2005. Umiikot po yan. Na bakit daw hindi tinanggap ng ibang bansa, nakakailan na po tayo. Pang-ilan na po apat natin to. Ganyan nyo, pang-apat na pinapakita po natin sa hindi lang sa ASEAN, sa buong mundo ang kakayanan ng capacity Pilipinas. To organize such a big, such magnitude. Hindi po pinag-uusapan dyan kung
kung ganun ka gastos o kung ano yung... Oo, wala na yun. Hindi po pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan dyan, kung paano po kayo mag-host, kung paano nyo po... Okay, okay. Cauldron, pinag-uusapan na lang natin. Ano bang reaction ninyo doon sa kay Senator Drillo na expose na bakit ngayon lang, ang tagal-tagal na, kung kailang isang linggo na lang, saka kaya tuloy yung mga sa aming nakakarating sa aming mga message galing sa foreign media na kaibigan natin, sila sabi na, paano ba naman yan, Eddie? Pinagkasundo na nga ninyo yung mga nag-aaway sa POC. Ito na naman. Meron naman bagong ano, issue. Ano bang magiging reaction mo doon? Yung pong pinag-uusapan na gano'n, dapat nga po hindi muna ngayon pag-usapan. Total investigation naman. Dapat hindi po muna ngayon. Dapat ang focus po natin lahat sa atleta. Yeah. Magkaisa po muna tayo ngayon SEA Games. Mm-hmm. Pagkatapos na po yan, pag-usapan sana. Sabi ka ng ibang mga kaibigan ko sa media, talaga daw tayo mga Pilipino ay crab mentality. Napakahirap idepensa yun eh. Di ba? Sige, break ulit tayo at after several minutes ay magpapaalam na yung ating guest. Okay, balik po tayo sa ating talakayan at huli nating pinag-uusapan nung tayo mag-break ay ano, ang cauldron. Ano bang masasabi mo nandiyan kung sa kontrobersiya na naman na cauldron, alam mo, bintang na naman sa atin ng mga foreign media, ng mga kaibigan natin, taga Malaysia, Thailand, Indonesia, talagang tayo napaka, crab mentality daw tayo mga Pilipino. ayaw nating magiging successful ng isang undertaking na dapat naging national, di ba? Sayang nga po yung event na yun. Kung merong event na crab mentality game, di baka po siguradong gold tayo doon. Sit-copy tayo. Pero yung pong pinag-uusapan na cauldron, hindi lang po na ipaliwanag. Ito pong cauldron ito ay simbolo. Simbolong panghabang buhay po yan, lalo na po yung para sa atleta at para po dun sa hinost nating event. Mm-hmm. Hindi lang po nalaman ng iba, yung pong Singapore 5 years ago, mm-hmm. 67 million po yung cauldron nila. Mm-hmm. Hindi rin po na ipaliwanag na yung 67 million nilang cauldron, hindi po ginawa ng national artist ng Singapore. Mm-hmm. Ordinaryong contractor lang po ang gumawa nun. Ito pong sa atin, gawa po ito, obra po ito ng national artist, mm-hmm. si Manyosa. Na pagkatapos po niyang gawin yung cauldron na yun, namayapa na po. So, naging huling obra niya po yun. Legacy. Opo. Naging legacy. At kung tutuusin nga po, alam po ng ibang mga kamamayan niya na pag meron naman po ganyang skulptura na gawa likha ng national artist, napakamahal po niyan. Mm-hmm. Tama. Hindi lang po si national artist sa Manyosa, yung pong ibang national artist na sculpture. Mm-hmm. Ako, napakamahal po. Hindi nga po ako makabili nung kahit one foot lang o two, kung anong size. Million po ang halaga nun. Eh di lalong-lalo na po itong mm-hmm. kay Manyosa na cauldron natin. Mananatiling ano yan eh. Mananatiling po yan. Monumento. Totoo po yun. Ng ating hosting. Totoo po yun. Mm-hmm. At akma naman po yun. Doon sa ganda rin ang ginawa natin. Mm-hmm. Ginawa po ng gobyerno na
facilities, yung pong stadium. Akma-akma yun. At saka, hindi naman po pwedeng tulad po ng mga regional meet na kung ano mang palarong pambansa na kawayan lang po muna gagamitin natin na may tulyasi sa gitna. Yeah. Hindi naman po pwedeng. Baka hindi naman po umakma. Kailangan medyo Olympic standard pong dating. Dahil po yung facility doon, Olympic standard. At certified po na pang ano talaga. Ang ibig sabihin, itong monumento na ito, magsaserve ng monumento na ito, ay hindi mawawala. Hindi po. Hindi mawawala. Permanent hindi na po. Hindi ka pala ng iba na pagtas ng SEA Games o Olympic Games o Asian Games, siya tanggal na. Permanent. Ito hindi. Simbolo na po yan. Manatili ito sa ating bagong sports center. Simbolo na po yan. Na. Hindi ko lang po inabot nung baka hindi pa po ako pinapanganak nung hindi ko lang po inabot ko anong cauldron ng Rizal Memorial nung ginawa po yung unang Far East game nung nag-host po tayo. Sa yung Far Eastern Games, 1913 pa yun eh. Yun namang Asian Games 1954 kasi magsaysay ang presidente. No? Na sigurado pong meron ding temporary na ginawa doon dahil yan po ay temporary na. Kaya, hindi na natin nakikita yon. Ito, ang kaibahan nito ay siguradong ang ating mga susunod na henerasyon ay makikita kung paano ang nangyari noong 20-something. And it's a work of a national artist. Oh, tama. Hindi ano yan. Hindi masasayang, in other words. Hindi masasayang. Okay. Ang sa Malaysia po, ang alam ko, 1998 po yung cauldron nila at ginastos nila nung huling SEA Games ng mahigit $2 million para lang i-refurbish ulit. Mm-hmm. Pero yun pa rin yung 1998 na ginamit nilang cauldron. Okay, so on that note, marami pong pupuntahan pa si Kong dahil sa, alam mo na, sabi nga natin kanina, sa umpisa, walang tulog na lang. Sa makipupunta pa? Sa Clark? Sa ano? Sa Subic? Hapon po, binisita namin yung Clark. Nakita nga po namin yung kagandahan ng facilities at yung Athletes Village. Even the Athletes Village, meron pong recreational facilities sila. May gym, kompleto yung gym. May basketball court kung gusto maglaro ng iba. Yung mess hall, binisita po natin lahat. Yung po mga gagamiting, kahapon din po dumating yung delivery na hindi ko alam kung paano po gagamitin yung unmanned vehicle. Na transportation. Na driver. Oo, na walang driver. Ang alam ko po sa Tokyo, gagamitin, puro ganun po yun. Sa Tokyo. Ang gagamit siya ng mga atleta, ng mga delegates. Yan. Saka yung park, merong park na katabi. Napakaganda po talaga. Halos umiiyak po mga atleta natin sa tuwa. Imagine, yung pong athletics, sabi nga po nung iba, dadalawang pinagawa. Dadalawang maglalaro, aquatics and athletics. Hindi po. Napakarami pong events ng athletics. Bukod po sa takbuhan, 100 meters, 200 meters, may hurdles, meron pong shot put, meron pong discus throw, meron pong javelin. Marami pong magagawa doon. 48 events yan. Yes, sa 48 events. Ganon din po sa aquatics. Swimming, 45. May diving, kung ano-ano. Ano yun, isang buwang, ano. Hindi lang po, akala nila, bakit ang mahal ng ginastos? Dalawa lang sports. Hindi po, yung dalawang sports yun ang pinakamaraming events. Yun ang centerpiece. Centerpiece events yan. Kaya yun ang must sport. Yes, tama po kayo. Category 1 yan. Opo, yun ang mandatory na kahit wala po yung ibang sports, kailangan nandun po yung dalawang. Pagka wala kang representasyon doon, wala kwenta yung overall mo. Tama po. Yeah. Okay, so, Kong, ano ba? Last message ko kaya sa po, ating mga sa ating mga kababayan, sabay-sabay na lang po tayo lahat na manalangin na maisaayos natin ang hosting. Hindi lang po maging overall champion, kailangan din po na maipakita natin yung pag-host ng ating bansa sa ating mga kaibigang bansa dahil nandun po yung Olympic values natin. Nandun po yung friendship, respect, and excellence. Yeah. Yung po talaga ang pundasyon ng Olympics at saka pundasyon po ng Southeast Asian Games. Kaya po ginawa yan dahil po friendship sa ating mga kapit bansa. Sabi ko nga lagi. Friendship po talaga yan. Yeah, malibit ko nga sinasabi. Ang Southeast Asian Games, talaga ang motto niyan ay friendship first before competition. Kaya hindi po muna
pinag-uusapan dito kung gastos. Ang gastos. Kailangan masaya po at yung lahat, yung pagkakaisa ng lahat naman ng presidenteng naging host ng SEA Games, from President Marcos to Cory Aquino to sino pa bang 2005 to Gloria Macapagal-Arroyo, lagi niya na sinasabi, huwag niyong intindihin ang gastos. Dahil ito ay, kumbaga, ibinibenta natin ng Pilipinas, kung anong buhay ang ating binubuhay dito, kung anong klaseng tao rito, kung anong klase ng bansa meron tayo. Yun po ang ating ipinoproject sa buong mundo, hindi lamang sa mga miyembro ng Southeast Asian Games Federation. Ang ulit po nun ay 2029 na. Ito. Lampas pa po ng 2029, baka 2030 na po yan. Hanggang, kasi, pwede dahil. Hindi, ito, binolunteer natin ito eh. Hindi naman tayo ano dito, host eh. Brunei. Pag-uusapan po ng SEA Games Federation Council kung isasama pa tayo sa ikot dahil yeah, tapos na, pwede pong diretsyong 10 taon ulit. Pagdating ng siguro, kung talagang gusto natin isalbang muli ang Southeast Asian Games, wala na masyadong gastos. Dahil meron na tayong... At kung, marami na po tayong, dahil po sa facilities natin, marami na po tayong pwedeng i-host. Yeah. Taon-taon. Yeah. Yung po mga Asian Championships na taon-taon, marami na po tayong pwedeng i-bid para po i-host. At nag-host daw tayo ng ano, nag-a-apply tayo ng ano, offer natin yung 2030 Asian Games. At ang isa pa po doon, makakatipid din ng mga atleta natin, hindi na po tayo lalabas ng ibang bansa para sa training dahil meron na po tayong first class ano na lang, mga coaches na lang kung kailangan. Totoo po yan. Okay, so ang maaalala ko nga pala, ang clusters, apat na clusters, saan ang main presenter? I mean, as far as our, ano naman, our concern is... Meron pong yung IBC Center na tinatawag po. Saan yun? Dito po ata sa... Yeah, hindi, meron po dito sa may PACC. Meron po dyan. Ang main, meron nga pala pong gala dinner ng December 1 sa Soler. Tapos ang main hotel po sa Manila ng delegasyon ng mga VIPs ng mga NOCs, yung pong Diamond Hotel. Mm-hmm. Kaya nagpapasalamat po rin tayo, POC, sa mga sponsors. Binigyan po ng BMW at ng ang mga NOC natin. Mm-hmm. Lahat po ng NOC sa Southeast Asia. Pakotse. Pakotse na tradisyon naman po yun. So may BMW at saka may driver. So talagang BMW. Talagang buti sana po. Baka pati BMW tingnan natin kung pamimigay nila after SEA Games. Naalala ko nung 1975 World Basketball Mercedes-Benz. Eko konti lang 'yon dahil basketball lang 'yan. Mercedes-Benz ang ating pinaano, may sariling driver. Muntik pa nga ako naging driver noon eh. Okay, so magpapaalam na po tayo at gaya ng sinabi ni Kong ay ipagdasal na natin ang ating bansa, ipagdasal natin ang ating mga atleta na maging successful ito in terms of hosting and in terms of our athletes' performance. Hanggang sa muli po, hanggang sa susunod. Manood po tayo ng opening, November 30. Kung hindi kayo makakapunta sa plaza sa Bukaw siguro naman sa TV mas magandang manood ano oh, dahil baka panood yung ano both the torch at saka yung ano opening ceremony. Okay, hanggang sa susunod na linggo po at maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Okay.